Mataas ba ang pangarap mo? Yung tipong sa sobrang taas ng pangarap mo eh, ang dami ng taong nakapaligid sa'yo na gustong mga ilam sa desisyon mo sa buhay. Ikaw ba yung tipo ng tao na kahit may trabaho ka na, eh hindi ka mapakali sa isang tabi o hindi ka mapakali sa trabaho mong nag-iisa at pilit kang naghahanap ng kahit anong sideline para madagdagan yung budget mo at para makapagtabi ka at makaipon para nga sa mataas mong pangarap. Yung tipong nakakapag-ipon ka naman, nakakapagtabi ka, pero yung halaga nung iniipon mo eh hindi pa rin nare-reach o hindi pa rin naaabot yung halaga nung pangarap mo. Kasi nga mataas. Yung kahit na nagkakasakit ka na, nanghihina ka na, oo, sumasakit na ang ulo mo, nai-stress ka na, pero tuloy ka pa rin kasi nga gusto mong abutin yung mataas mong pangarap na hindi mo pa rin naaabot. Kaya tuloy ka pa rin sa pagsisikap. Pero habang nagpapatuloy ka at nagbubunga yung bawat pagsisikap mo, maraming tao at nadadagdagan bawat araw yung mga taong nakapaligid sa'yo na pipigilan ka sa gusto mo. Hindi lang basta gusto, pangarap mo para sa pamilya mo. Kaya kung maraming tao ang nakapaligid sa'yo, o marami kang taong nakakasalumuha na sinasabi na huwag mong ituloy yan, na huwag ka nang dumiskarte ng kahit ano, na mag-focus ka na lang sa kung ano na lang yung meron ka, huwag kang maniwala. Mas maniwala ka sa sarili mo. Lalo na kung mas may tiwala ka kay Lord. Kasi mas lalong ipupush ni Lord lahat ng blessing na papunta sa'yo kung malinis yung konsensya mo, oo. At kung malinis yung hangarin mo, oo. Lalo na kung hindi lang para sa'yo yung pangarap mo. Kaya nga mataas yung pangarap mo. Kasi nga para sa pamilya mo, hindi lang para sa sarili mo. Kaya kung maraming tao ang pipigil sa'yo, kung maraming tao ang magkikustyon sa kakayahan mo, pabayaan mo sila. Hayaan mo sila. May mga taong hindi maganda yung mga sinasabi o lumalabas sa bibig kapag katungkol sa mga pangarap natin. Pero hindi natin sila kayang iwasan. Oo. Sila yung mga taong kahit anong layo mo, hindi ka makakalayo. Oo. Yung tipong malayo ka na makakarating pa rin sa tenga mo yung negative na reaction nila. Pero huwag kang magpapa-apekto. Tuloy mo lang yan kung ano yung discarding gusto mo. Oo. Ganun. Ito yung tatandaan mo. Lahat-lahat ng ginagawa mo, lahat-lahat ng pagsisikap mo ngayon, lahat ng pagtitiyaga mo, lahat ng pagtitiis mo, oo, lahat yan magbubunga. At lahat ng bunga na yan, ikaw ang aani. Lahat ng bunga niyan, pamilya mo, mga anak mo ang aani, asawa mo, kayo-kayo. Oo, kaya yung nagsasabi sa'yo, na kapwa mo, na hindi mo kaya yan, nagsasabi ng hindi magaganda tungkol sa pangarap mo, sa ginagawa mo, huwag kang papapigil. Magpa-apekto ka, konti lang. Pero tayo agad, ganun. Oo, syempre maapektuhan ka talaga. Normal yun, tao lang tayo eh. Pero pagtapos nun, tayo agad. Diretso-diretso lang, oo. Diretso lang, dun sa diskarte na gusto mo, papunta rin sa mataas mong pangarap. Oo, pagka ganun ang nasa isip mo, maniwala ka, makakarating ka sa pangarap na gusto mo kahit gaano pa kataas yan. Ngayon, kung nahihirapan ka pa rin o hindi ka pa makamove on sa mga sinasabi sa'yo ng kapwa mo na hindi magaganda tungkol sa mataas mong pangarap dahil nga ambisyosa ka. Hindi masama maging ambisyosa, tandaan mo yan. Kasi kapag ambisyosa ka, ibig sabihin mataas ang pangarap mo. Pero syempre, diba, kung malinis naman ang konsensya mo, sa malinis mo naman ginagawa yan, ibig ko sabihin, yung tipong hindi ka naman nagnanakaw, oo, hindi ka gumagawa ng krimen. Bakit ka naman panghihinaan ng loob? E ginagawa mo lang naman lahat ng pagsisikap, paraan, diskarte, para maabot mo yung mataas mong pangarap kasi nga sobrang taas. Oo, ngayon tatanungin kita, okay ka na ba? Kung hindi ka pa okay, pilitin mong maging okay kasi kung hindi, buong pamilya mo ang dadanas ng resulta ng pagiging hindi mo okay. Oo, kaya pilitin mong maging okay. Ha? Kaya ito, kung nakikita mo dito sa video habang ako ay dumadaldal, nakikita mo yung mga groceries na yan, may nakita kang puting van. Swerte yan. Oo. Kapag may dumating na puting van sa bahay nyo, swerte yan. Pero may dadating na puting van sa bahay mo kung magda-download ka ng Sari Suki CL app. Oo. Ito yung idadagdag ko sa diskarte na nasa isip mo na o nasa plano mo na. Idagdag mo to. Oo. I-download mo lang yung Sari Suki CL app kasi pwede kang kumita sa kanila ng 50,000 o higit pa sa loob lang ng isang buwan. Paano? Ang kailangan mong gawin pagkatapos mong i-download yung Sari Suki CL app,
mag-sign up ka sa app nila, o pagka-download mo. Pagka-sign up mo, intay mo ma-approve ka. Kapag ka na-approve ka, magkakaroon ka ng online grocery store na libre. Bukod pa dyan, magkakaroon ka ng incentives. Magkakaroon ka ng bonus. Oo, pwede kang manalo ng trip to Boracay, trip to Baguio, at kahit ano pa, pwede ka rin maka-attend ng mga event ni Sarisuki na mayroong mga umaattend na artista ng libre lang. O di ba lahat libre? Isipin mo yon, libre na, tapos ikaw pa babayaran ni Sarisuki. Napakagaling talaga ni Sarisuki. Bukod sa mga kikitain mo kay Sarisuki na mga bonus, incentives, o tubo, oo, sa mga products na ididiskarte mo, eh, pwede ka rin kumita sa pagde-deliver. Oo, sa delivery charge. Oo, ganito lang yan. Ang kailangan mo lang gawin kapag may umorder sa'yo, ngayon sa'yo dadating yung order ni Suki mo, pag ikaw na yung maghahatid ng order ni Suki mo, pwede mo yung i-charge si Suki mo ng 50 pesos. Tapos halimbawa, meron kang naging Suki ngayong araw ng 10 tao. O, ikwentahin mo yun. Kung yung 10 taong na yun, ikaw ang nag-deliver, tapos may charge pare-parehas ng 50 pesos, eh di lumalabas na meron kang kita sa delivery charge na 500 pesos. Bukod pa ron sa kikitain mo kay Sarisuki. O, diba? Ibang klase talaga si Sarisuki. Ikaw na yung babayaran, tapos kikita ka pa sa pag-delivery. Tapos wala kang nilalabas sa kahit piso. Kaya wala kang reklamo dito. Kahit magreklamo ka, balibaliktarin mo man ang usapan. Oo, ikaw at ikaw pa rin ang babayarin ni Sarisuki. Huwag ka na magreklamo kasi no choice ka na eh. Oo, kikita at kikita ka dito. Kaya kung sa oras na to at nanonood ka at wala kang pera, wala kang trabaho, wala kang negosyo, namumroblema ka kung paano ka magkakaroon, bakit hindi mo subukan na i-download yung Sarisuki CL app? Oo, hayaan mong tulungan ka ni Sarisuki sa problema mo. Pero bago yan, syempre, dapat dumiskarte ka rin. Oo, libre na nga yung online grocery store, di ba? Kaya, ang puhunan mo dito, kilos. Kaya kung hindi ka nag-exercise dito, pagpapawisan ka. Pagpapawisan ka, oo, sa laki ng kita. O, di ba? Gusto mo yon? Yung tipong pinagpapawisan ka sa laki ng kinikita mo kay Sarisuko, hindi dahil sa nag-exercise ka. Kung gusto mo, subukan mo na. Oo, huwag ka nang mag-isip, huwag ka nang magdalawang isip. Dumiskarte ka na kasama ni Sarisuki dahil ikaw lang ang iniintay ni Sarisuki. Okay ka na ba? Tandaan mo, kailangan maging okay para sa pamilya mo. Tapos diskarte lang diskarte. Tuloy lang ng tuloy. Oo, sabak lang ng sabak. Yung mga nagsasalita ng di maganda sa paligid mo tungkol sa pangarap mo sa buhay para sa pamilya mo. Para lang silang hump sa daanan. Oo, yung mahihirapan kang umahon pero makakadiretso ka pa rin. Kaya diskarte lang, pabayaan mo sila. Andyan si Sarisuki, dumiskarte ka na. Sige na, goodbye, good luck. Love you.